Magandang gabi, ako po si Benison Estareja. Meron tayong update regarding sa hindi lang isa, kundi dalawang bagyo na ating binabantayan. Isa na nga dyan yung nasa loob ng ating area of responsibility, itong si Typhoon Rolly with international name na Goni, at yung isa pa na may international name na Atsani, nasa labas pa naman ng ating PAR, at from tropical storm ay bahagyang humina ito bilang tropical depression. Update muna tayo regarding kay Rolly. As of 10 in the evening ay nasa 895 kilometers ito sa silangan ng Kasiguran Aurora. Kung kanina po 185 kilometers per hour ito, as of 10 in the evening 215 kilometers per hour na ang lakas ng hangin ito malapit sa sentro. May bugso naman na umaabot na sa 265 kilometers per hour. So ibig sabihin po nearing super typhoon category na itong si Bagyong Rolly. At napapansin din natin yung forecast nito moving southwest or unti-unting bumababa na yung paggalaw nito sa bilis na 15 kilometers per hour. Kung yung kabuuan nitong si Rolly hindi pa naman po nakakaapekto sa ating bansa, yung trough nito sa ngayon ay nagdadala ng minsang malalakas na mga pag-ulan dito sa bahagi ng Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. At meron na rin itong mga heavy rainfall warnings. For the next 24 hours, simula po ngayong gabi or kaninang gabi hanggang bukas ng gabi, that's October 31, Saturday, ang estimated location natin is around 295 kilometers na lamang from Birak, Catanduanes. In the next 24 hours po, patuloy pa rin yung west-southwest na movement nito papunta dito sa may direction po ng Bicol region. 24 hours from October 31 ng gabi hanggang sa gabi ng undas, ito na yung pinakang crucial po na moment sa atin dahil as early as hating gabi ay nakakaapekto na yung mismong kabuuan itong si Bagyong Rolly dito sa parte ng Bicol region. Inaasahan sa magdamag ay pinakamalalakas yung mga pag-ulan dito sa Catanduanes and Camarines provinces. Then pagsapit po ng umaga ng undas ay pinakamalapit na ito dito sa may Camarines provinces. And then eventually po, pagsapit po ng hapon, patungo na ito sa may area ng Quezon, particularly sa Polillo Island. And then ang estimated location natin by 8 in the evening ay sa vicinity ng bayan ng General Nacar sa Quezon Province. Going from Sunday evening, papunta ng November 2 ng umaga, ito yung time kung saan pinakamalapit po itong si Bagyong Rolly dito sa bahagi po ng Central Luzon, or actually nandun na over Central Luzon na itong si Bagyong Rolly, at pinakamalapit din dito sa Metro Manila, sa other parts of Calabarzon, at inaasahang pagsapit po ng umaga ay tatawid na lalabas dito may, sa may parteng Zambales, Pangasinan area, at pagsapit po ng tanghali ay nasa may West Philippines na ito. Kapansin-pansin din na coming from typhoon mula po sa ngayon at going into almost landfall dito sa may Bicol region and then dito sa may parting Quezon, typhoon pa rin siya. Pero pagsapit dito sa may parting West Philippine Sea ay inaasahang hihina ito at possible by gabi ng Monday, November 2 ay bilang isang severe tropical storm na lamang ito. Gayunpaman, asahan pa rin natin nga almost super typhoon ang kategory nitong si Bagyong Rolly sa ngayon and pinakang crucial itong susunod na 24 oras dahil possible nga nandun yung possibility na maging super typhoon siya. Then pagsapit po ng October 31 hanggang November 1 ng gabi ay typhoon pa rin ito, considered as malakas na typhoon at mas mababa yung chance na maging super typhoon. Then pagsapit po ng Tuesday ng gabi ay nasa labas na ito ng ating area of responsibility. Estimated location natin, 825 kilometers away. Nakataas na po ang tropical cyclone wind signal number 1 sa maraming lugar dito sa Southern Luzon at Eastern Visayas. Signal number 1 na sa Catanduanes, gayon din sa Camarines Sur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon, Masbate kabilang ang Burias and Tikaw Islands. Signal number 1 din po sa Quezon kabilang ang Polillo Island, Rizal, Laguna, Marinduque, and Romblon. At signal number 1 na rin sa Northern Samar,
northern portion of Samar, northern portion of eastern Samar, at northern portion of Biliran. So, ibig sabihin po niyan, hanggang bukas or hanggang Sabado ng hating gabi, ay aasahan natin yung mga bugso ng hangin doon sa mga nabanggit na lugar. But take note po, no? Mapapansin din natin doon sa ating track, ito yung mga didikitan or yung lalapitan ng Bagyong Rolly. Ito, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Quezon, Rizal, and Laguna. Posibleng tumaas pa or likely tataas pa po yung wind signal dyan sa mga nabanggit natin lugar from number 2 coming into number 3. And worst case po natin is Tropical Cyclone Wind Signal number 4. Kaya pagkantapay po sa updates ng PAGASA. Meron pa rin tayong gale warning dun sa ilang bahagi po sa norte, kabilang ng Batanes, Cagayan, including Babuyan Islands, Ilocos Provinces, Isabela, and Aurora, dahil pa rin po yan sa malakas na northeasterly surface wind flow. So, aasahan pa rin natin yung paglakas ng hangin dun sa mga areas sa norte, kahit hindi sila tatamaan directly ni Bagyong Rolly. Ano nga bang inaasahan natin with regards to nasabing bagyo? Si Rolly po, west-southwest ang movement starting tonight hanggang bukas ng gabi. Then pagsapit po ng Sunday ng madaling araw, ay bahagya ito mag-turn ng bahagyang aangat, liliko ito paangat, and then eventually yung inner rain bands and eye wall region nito, ito yung part malapit dun sa mata, ay didikit dito sa Catanduanes, Camarines Sur, and Camarines Norte. In the morning and afternoon, araw po yan ng undas. Bukod pa dyan, yung mata po ni Rolly ay lalapit dito sa may parteng Calaguas Island sa Camarines Norte pagsapit po ng Sunday afternoon. At yung landfall nung mata nito ay dito sa may parteng Quezon and Aurora provinces around Sunday evening. But take note po, no, lahat ng pinag-uusapan natin dito ay mata. At knowing na si Rolly ay malawak, ito po ay around 500 kilometers ang diametro. So, ibig sabihin, as early as Sunday ng madaling araw, ay may epekto na ito dito sa may Bicol region. Then, around Sunday morning, may effect na rin ito sa may parteng Quezon, Aurora provinces. Then, after crossing Central Luzon po, si Rolly naman ay lalabas ng mainland Luzon sa Monday morning. So, based na rin po yan dun sa ating forecast track na binanggit ko kanina. In terms of intensity, nagkaroon nga ng extreme rapid intensification itong si Bagyong Rolly sa nakaraang 24 oras. So, yung mga nagtatanong po sa atin, may mga nagtataka kung magiging super typhoon ba itong si Rolly. Ang sagot po ng PAGASA dito ay tumataas yung chance nitong si Rolly na maging isang super typhoon dahil dun sa naging favorable conditions natin in the last 24 hours. Kabilang na dyan yung mainit na temperatura ng dagat at yung mababang vertical wind shear or yung hindi masyadong magkaibang hangin sa ibaba at itaas na parte ng atmosphere. Ito yung mga ibang ilan sa mga tinitingnan nating condition or factor para magkaroon ng rapid intensification or mabilisang paglakas. Kaya naman, sa susunod na 12 oras or hanggang sa Sabado ng tanghali ay babantayan po natin itong si Rolly dahil posible itong maging super typhoon or mag more than 221 kilometers per hour. Tapos niyan, nakikita naman natin na after nearing super typhoon or becoming super typhoon in the next 12 hours ay possible po pagsapit ng Sunday ay hihina ito ng bahagya. Nasa around 185 to 215 kilometers per hour pagsapit po ng Sunday, kung saan pinakamalapit nga ito sa Bicol region. Kaya naman, bagamat hindi natin or bagamat mababa yung chance na maging super typhoon ito paglapit dito sa lupa, ay malakas pa rin po ito, hindi hamak, no? Dahil magkakaroon tayo ng more or less 200 kilometers per hour kasing bilis po ito ng isang bullet train at dobling bilis ng isang mabilis na sasakyan habang nasa expressway. So take note po, yun yung mararanasan ng mga kababayan natin sa Bicol region at maging dito sa Quezon and Aurora provinces. After niya mag-landfall, ang forecast po natin for Rolly
ay hihina ito dahil magkakaroon ito ng interaction sa lupa. At considerable and considering din na meron tayong amihan na papasok, ito po ay malamig at mas dry. Kaya naman magkakaroon nga ng paghina itong si Bagyong Rolly. At mananatili pa rin naman bilang isang typhoon category. So take note po, kahit ito ihina, yung mga kababayan natin sa other parts of Central Luzon and even dito sa Pangasinan ay huwag pong magpakakampante dahil makakaranas pa rin sila ng mga bugso ng hangin na nasa typhoon category, that's more than 120 kilometers per hour. In terms of pag-ulan, bukas ng umaga or Saturday ng morning, meron tayong mga light to moderate with at times heavy rains dito sa Visayas, Palawan, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, and Sulu Archipelago. So iisipin po ng mga kababayan natin doon, baka mamaya nandun na yung bagyo or papunta sa kanila yung direksyon ng bagyo. Ito po ay dahil lamang dun sa trough. So wala pa naman by tomorrow morning yung bagyo sa ating kalupaan. However, pagsapit po ng Sabado ng hating gabi hanggang sa Sunday or sa undas ng gabi, meron na tayong heavy to intense na mga pag-ulan dito sa Bicol Region. Ito yung mga dadaanan mismo ng kabuuan ni Rolly. Bicol Region, Calabarzon, Metro Manila, Marinduque, and northern portions of Mindoro Provinces. Kaya naman, asahan po natin magkakaroon ng mga pagbaha. Kabilang na dyan ang flash floods, possible din po yung mga landslides sa mga mountainous areas, at possible din yung lahar dito sa paligid po ng Mayon Volcano kapag nagpatuloy po yung malalakas na mga pag-ulan. Magantabay po sa mga updates ng PAGASA, particularly dun sa ating heavy rainfall warning na meron na sa ngayon, at meron din tayong mga thunderstorm and rainfall advisories na i-issue. In terms of winds, asahan po yung wind signal sa parts of Bicol. Itataas natin yung wind signal number 2 sa Bicol Region sa susunod na bulletin ngayong alas 5 po ng umaga. Dahil as early as Saturday early morning ay meron na tayong mga damaging na mga hangin. Sa mga nagtatanong din kung ano yung pinakamataas na possible wind signal, ito po ay signal number 4. At ito ay possible dun sa mga lugar na unang magla-landfall or unang lalapitan nitong si Bagyong Rolly, particularly yung northern part ng Bicol at yung Quezon and Aurora provinces. Lahat po ng mga impacts o yung posibleng maidulot ng malakas na hangin, kapag meron tayong signal numbers 4 down to number 1, meron po tayong impacts na nakalagay dun sa ating bulletin na ini-issue. So, tingnan po natin dun sa bagong.pagasa at maging dun sa ating Facebook page. Elsewhere, o dun sa mga hindi natin nabanggit, dito sa other parts of Northern Luzon at dito rin sa may parting Visayas and Southern Luzon, meron tayong mga malalakas din na hangin. But we are making particular of the provinces of Batanes, Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, and Isabela dahil nag-e-enhance itong si Bagyong Rolly ng northeasterly wind flow. Asahan yung strong breeze to near gale conditions. Mataas, malakas na hangin, eventually may matataas din po ng mga pag-alot. Storm surge or daluyong. Sa ngayon po nakikita natin, posible ang hanggang 2 metrong taas ng daluyong dito po sa coastal areas ng Aurora, Quezon, Bicol Region, and Northern Sama. Sa Sabado po yan at sa Sunday. Kaya naman kung kinakailangan pong mag-evacuate ay makikooperate na po tayo sa ating mga kinuukulan doon. And possible din magkaroon ng mga isolated surge na hanggang 2.5 meters dito sa may San Miguel Bay, dito po sa pagitan ng Camarines Norte and Camarines Sur. Sa coastal waters o yung mas malayong parte pa ng ating mga baybayin, posible ang hanggang 15 metro na taas ng mga alon. Doon sa mga seaboards ng mga areas na magkakaroon at meron na sa ngayon na tropical cyclone wind signal. Yung rough to high seas or hanggang 6 meters, possible din po sa seaboards ng northern and central Luzon at sa eastern seaboard ng eastern Visayas at ng Caraga.
Update naman tayo regarding kay Tropical Depression at Sani. Ito ay malayo pa rin sa ngayon, 1,790 kilometers, silangan ng Visayas. Ito ay bagyang umina from 65 naging 55 kph. Ang lakas ng hangin malapit sa sentro, may 70 kph na bugso. At kumikilos ito ng bahagyang mabilis, 25 kph, pahilagang kanluran. Ito po yung track kaninang hapon. And somewhere here ay naging tropical depression po itong si Atsani. At inaasahan naman na magre-intensify ito bilang isang tropical storm within the next 18 to 24 hours. Nakikita pa rin natin pagpasok ng PAR around hapon hanggang gabi po ng November 1, araw ng undas. Ito ay posibleng maging isang severe tropical storm. At papangalanan po natin ito na Shoni. Kung si Shoni ay pumasok ng PAR at that time, ibig sabihin po, somewhere here, nandito po si Rolly, dalawang bagyo ang ating babantayan sa loob ng ating PAR. Ang good news naman po ay itong si Shoni ay hindi pa natin natitiyak na tatama sa ating kalupaan. Pero patuloy po natin itong minomonitor. Dahil from November 2 hanggang November 4 ay magiging mabagal po yung pagkilos nito habang nasa karagatan. Meron tayong senaryo na posibleng tumama ito sa Cagayan Valley and Aurora. Meron tayong senaryo na magre-recurve ito towards the southern islands of Japan. At meron ding senaryo na tatawid naman ito somewhere sa pagitan ng Taiwan at ng Batanes. So yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng DOST PAGASA. Ang susunod natin na update ay mamayang alas 5 ng umaga. At gamitin lamang po yung hashtag RollyPH for inquiries at kung meron tayong mga insights regarding sa nasabing bagyo. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, PAGASA ang magandang solusyon. Magandang gabi!